Diaspora, yan ang tawag sa pagkalat ng isang lahi sa iba't ibang sulok ng mundo. Kasalukuyan, 9 milyon sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ngunit maski pala noong 19th century, nangingibang bayan na ang mga Pilipino para maghanap buhay. Wala pa man noon ang Amerika sa ating kamalayan. May ilang daang binatang Pilipino ang naglayag patungong Australia para magbuwis buhay sa ilalim ng dagat. Matagal nang patay ang henerasyong ito. Ngunit ang kanilang diwa ay buhay na buhay pa rin. Sila ang Manila Men. Paglapag namin sa lungsod ng Broome, sinundo kami ni Kevin Quertuliana, isa sa mga Australianong kaapu-apuan ng isa sa mga unang dayong Pilipino rito. Yeah, pearls and... They still make the jewelry here? Yeah. And they still produce the pearls here? Yep. Black pearls, also the troca shell. See the troca shell? Tinuguri ang pearl capital ng mundo ang bahagi nito ng Australia. Ginawa itong malaking industriya ng mga mananakop na Briton simula noong 19th century. Ang sapilitan nilang ginawang unang maninisid ang mga katutubo sa kontinente, ang mga Aborigine. Lugger ang tawag sa mga sinaunang barko ng pearl divers. Sa museo ng pearl lugger sa Broome, makikita ang mga dating gamit sa pagsisid sa mga perlas. Why did so many pearl divers come here? Well, basically, it was to collect the mother of pearl shell. So the oyster itself is called a Pinctada maxima. Basically, what they were using the shell for was the mother of pearl button, so on your shirts. Buttons? Yeah, and that's where it all started. Hindi lang pala perlas ang habol ng mga diver, kundi yung mother of pearl shells na ginagawang butones. So what is this supposed to represent? Hindi pa kasi noon naiimbento ang plastic. Who are these people? So this was where it all originated from. So basically, what they're wearing here, they're called ridgies. So this is an example here. They would go out and collect one of these shells. They would bring it back to their tribal elder, who they would tell their dreams, hopes, and aspirations to. That beautiful pattern would be carved into that, and that would be worn at their ceremonies for sacred purposes. Sagradong palamuti ng mga katutubo ang mga kabibe. Nakita ito ng mga negosyante, kaya nalaman nila na mayaman ang lugar sa perlas. Complications with nosebleeds, bulging eyes, burst eardrums. Unfortunately, pregnant women and children were going for a lot more because their lung capacity was a lot higher. Yung mga pearl divers na galing sa iba't ibang bahagi ng Asia na napunta rito sa Broome, ang kinukuha nila sa ilalim ng dagat, hindi yung mga perlas mismo, kundi yung mother of pearl na shell, no? 80% daw ng lahat ng botones sa mundo ay galing dito sa bayan ng Broome. At ito yung dahilan kung bakit nagbubuwis buhay yung mga diver ng pearl na mga Pilipino. Maraming buhay ang binuwis para sa bagay na karaniwan na ngayon. Noong taong 1867, panaimbento ang dive suit para mas makatagal sa ilalim ng dagat. Ang pinakakasya raw dito, mga karaniwang Asyano. Nagsusuot sila ng mga weights na ganito, 180 kilos yung lahat. Pati na yung helmet, pati na yung itong mabigat na sapatos o botas at saka yung suit mismo. Pinatatagal sila sa ilalim ng dagat ng hanggang 8 oras nang hindi umaahon.
At para hindi dumumi sa ilalim, pinahihit-hit sila ng opium na nagpapatigas daw ng dumi. Ngunit baliwala ang hirap na to kumpara sa mga panganib. Deaths were occurring for various reasons. So shark attacks, crocodile attacks, stingrays. Shark attacks. Mga hapon daw ang pinakamatinik sumisid gamit ang mga sinaunang dive suit. They had to use Japan for the skills and the knowledge that they knew about pearling. Maraming hapon ang namatay sa pagsisid dahil sa tinatawag na bends or decompression sickness, bunga ng pearl diving. Mas pinalad kaya ang ninuno ni Kevin at ang ibang Manila men kaysa sa mga naunang hapon. Mula sa bayan ng mga pulo-pulo, dumayo ang Manila men sa pinakamalaking isla sa mundo. Kakaunti lang ang tao sa Australia nung dumating ang mga Pilipino. Kaya mura ang lupa at madaling magtatag ng sariling komunidad. Tulad ng Lombardina, ang dating masukal na lupain na nilinis sa pamumuno ni Thomas Puertoliano. Kinikilala siyang isa sa ama ng pamayanang ito. Dinarayo ngayon ito ng mga turista. Just unwrap it. Just let it glide over. Pinawisan man ang driver, malapit lang pala sa komunidad ang dalampasigan at ang maputing buhangin ito. Kevin, why did you want us to come here? Well, because this is Thomas Bay. It's named after Thomas Portolano, who's my great-grandfather, who was the founder of Lombardina. How did Thomas end up here in the first place? Why here? I suppose he was searching for something, you know, to do on his own with his own, with these other Filipinos and that who were with him. Thomas Bay. Napakagandang lugar sa Australia na ipinangalan sa isang Pilipino. Taong 1891 nang dumating si Thomas Puertoliano sa Australia. Pinaniniwala ang nangahas siyang bumiyahe mula Marinduque patungong Singapore hanggang makarating sa Australia para maghanap buhay bilang pearl diver. Ngunit ayon kay Kevin, hindi nagtagal si Thomas sa paninisid ng perlas. Napadpad siya sa Lombardina na may lupa na, may dagat pa, na mayaman sa isda. The old people used to talk a lot about Thomas and tell me stories about him. What did they say? He came here when he was a little boy, they used to say. But he was 21 years old, so he must have been a little short man. Did they say you look like your great-grandfather? Yeah. I said, you walk like him too. Hindi purong Pilipino si Kevin. Si Lolo Thomas, nag-asawa ng Aborigine na may halong Irish. Napatunayan dito na hindi naging balakid ang diskriminasyon upang makapagtatag si Thomas at ng kanyang pamilya ng maliliit na negosyo. Where did they come from? Tiniyak ng relihiyosong Pilipino na may simbahan sa Lombardina. So it's a fairly big community. You know, just went up in flames. Ang kisame nito hanggang ngayon ay gawa sa balat ng puno. Did Thomas? He was still alive when this was built. Did he actually go to church here? He was still alive when this was built, but he'd built another church that was here in Lombardina, which he attended. And the priest here at the time was Father Nicholas Emo. And Father Nicholas Emo is buried in the cemetery just around the back here. So he was always, they were always together with the Filipino.
mababa ang tingin ng mga puti sa mga Asyano rito noon. Ngunit lalo na sa mga katutubo. So, can you give us examples of how Aboriginal people in those days were discriminated against? I mean, legally they were not allowed to do a lot of things, right? They could not vote, for example. And you were considered under the West Australian government as flora and fauna. So we were part of the flora and fauna policy that the state government had. You could not own land. You could not, you know, do. You were segregated from the European community to. And you were used to do pearling and all that sort of thing, without wages. In other words, they were considered like wildlife? They were considered as wildlife, as nomadic people. Masakit man ang kanilang nakaraan, nalagpasan ito ng pamilya ni Kevin sa isang naging maunlad na bansa. At halo-halo man ang lahi sa kanilang dugo, mulat sila sa kanilang pagka-Pilipino. I say to you all, ngaji gurudya, which means how are you all? And because you guys are replying to me as a group, you say galamabu yang arudya. Hindi lang pala Ingles ang salita sa Australia, kundi mahigit isang daang wikang katutubo o Aboriginal. Ngunit ang karamihan nito ay naglalaho na. Kaya ang pamangkin ni Kevin na si Dalisa Pigram Ross ay nagpupursiging ituro ang Yaro, ang salita ng kanyang angkan, sa isang pampublikong paaralan. We learn Yaro because we're on Yaro country. It gives the students a chance to learn about the natural environment they're living in. So you learned it kind of in kind of private lessons? No, not really lessons, just being with the elder. Okay, just having that pressure as a younger person going, our language is going to die. Do you want to come and help teach it in the school? There was no other answer but to say yes. Of course, that trained. Nang dumating ang mga Briton, Europeano at maging mga Pilipino sa Australia, may mayamang kulturang natibo ng lumilikha ng sarili nilang sining, musika at mga storya. Ngayon, lalong makulay pa ang dating lupain ng mga Aborigine sa Broome, Western Australia. Kung saan napadpad din noon ang mga Pilipino para maging pearl diver. Kaya maging ang pamilya ni Kevin Puertoliano ay may halong dugong Irish, Aboriginal at Pilipino. Sa selebrasyon ng kaarawan ni Kevin, napansin namin ang halo-halong lahi ng kanyang angkan. Ngunit halos lahat sila ay nagmula kay Thomas Puertoliano na ipinanganak sa Marinduque. Great-grandfather, Thomas, if it wasn't for him, we wouldn't be here. And ask God's blessing on them. And God's blessing on all those who prepared the food tonight. Ang karamihan ni hindi pa nakabisita sa Pilipinas. Ganun pa man, ang handa tatak Pilipino pa rin. Bukod sa ihawat, bida rin ang pansit. May mga musikerong pinsan si Kevin na tumutugtog sa iba't ibang lungsod ng Australia.
Kasama rito si Stephen Pigram, naapo rin sa tuhod ni Thomas Puertollano. Nasa hanay na siya ng Western Australian Music Hall of Fame. Malayo na ang buhay ng mga may dugong katutubo tulad ni Kevin kumpara sa kanyang mga ninuno. We have a granny who goes to, I have grannies who go there. Ang kanilang karapatang pantao, kinilala at naipaglalaban na nila. I started to ask myself questions, you know. Where would I be if this old man didn't come from another country? And, you know, who is this man? I need to know more about him. And I started to research where he came from and all of that. Kasama ang kapatid niyang si Roma at pinsang si Patricia, nagtungo si Kevin sa Pilipinas, sa bayan ng kapanganakan ng kanyang Lolo Thomas sa Santa Cruz, sa probinsya ng Marinduque. That's why there is Alphonse. Malaki ang angka ng mga Puertollano sa Santa Cruz. Kabilang na rito ang pare ng Santa Cruz Parish na si Padre Martin Puertollano. 1971. Ariston di Bernardino. Ah, Ariston muna bago Bernardino. Ah, magkapatid ang Bernardino at Ariston. Ayan. They're coming. Siya ang nagpatipon ng kanilang angkan para makilala mga Puertollano ng Australia. Kevin. Patricia. Puertollano. Morning po. Dito po. Hindi lang sina Kevin ang bagong mukha rito. Ang ilan sa mga Puertollano sa Marinduque, doon din lang nagkakilanlan. I don't know Alphonse, but there is Adam. Si Father Martin din ang naging susi sa pagbukas ng mga lumang libro ng simbahan. I get the record. Yeah. Para mapagtanto kung ano nga ba ang kanilang relasyon sa isa't isa. Isinama sila ni Father Martin sa simbahan ng Santa Cruz, kung saan nakatago ang lahat ng tala ng binyag sa bayan yun. 1887. Kasi 1890 kung meron pa dito. Between 1867 when he was born and 1891, maybe he left earlier than 1891 here. Ay, my goodness. This is the Spanish, ano? Yeah. We just look at the father of the, you know, the Puertollano here. This is just a probability. Look, Thomas and Bernardino, our great grandparent, they were baptized on the same 1866 to 1869. Probably they are siblings. So this is our great grandfather. Maybe they are brothers. Probably Thomas pala at hindi Thomas ang ibinigay na pangalan sa lolo nila Kevin. Ayon lang ito sa tradisyon ng mga Espanyol na nagahari noon sa Pilipinas. Maybe he was baptized in this place. It's important to us. Yes. Our great-grandfather was baptized. Okay. A very moving time in our life. Kwento-kwento lang noon ang bayan ng kanilang lolo. Dito sa Marinduque, nakapaligid sa kanila ang katibayan ng pinagmulan ni Tomas Puertollano.
Hindi na lang sa mga alaala ng pamilya ni Tomas Puertollano mabubuhay ang kasaysayan ng Manila Mel. May libro nang nilalaman ng kanilang mga kwento at kung ano nang nangyari sa kanilang mga angkan. Binuo ito ng Pilipinang profesor sa Australia na si Deborah Ruiz Wong. Itong nagdaang Oktubre, nilaunch ito sa Cultural Center of the Philippines sa Maynila. At dumalo sina Kevin at iba pang kaanak ng Manila Mel. It is the first time for some of them to set foot on the land of their Filipino fathers. The time frame is significant, as it was generations ago since their fathers sailed away from the Philippines in the late 19th century, never to return. Sa bahay ni Father Martin sa bayan ng Suha sa Marinduque, tuloy ang reunion ng mga Puertollano. Tagabitik! Pero teka, bakit ang nagluluto ang mga bisita mula sa Australia? Hinamong kasi ni Father Martin si Kevin sa isang adobo challenge. Ah, that's small, your cut. Kanya-kanyang diskarte ng adobo ang magpinsan. But I'll put a red spread. Wow, that's good. This is good. Pwede pagayad. Si Kevin may kakaibang sangkap din ng kanyang adobo. Cinnamon. Adjust the cinnamon. Australian adobo. Australian Filipino adobo. The old people. Maya-maya lang, oras na ng hatos. Tapos lang po yung ating adobo cook-off dito sa Suha, Marinduque. Starring Father Martin Puertollano and Mr. Kevin Puertollano from Broome, Australia. So, let's go! Pareho silang masarap. Halatang halata yung pagkakaiba nila, no? Yung dinuto ng ating mga bisita rito ay may pagkaanghang. Dinagdagan daw ng cinnamon, no? Bago yon sa atin, no? Dito sa Pilipinas na nilalagyan ng ganong klaseng mga sangkap. Congratulations! Thank you. A success! I would like to introduce the Puertollanos here from the Philippines. Okay. We start with the Bernardino. Kami po ay lahi ng Bernardino. Six siblings. Children. Mahala ka na mag-isa. May grandfather, Pedro Puertollano. Iba't ibang sangay ng angkan na may umabot na sa ibayong dagat. I'm Roma. Kevin's younger sister, one of seven siblings. And I hope to see you all one day in Australia. My name is Patricia. I'm Davidson. I was a Puertollano before that. Today is a great journey because I meet so many Puertollanos. And I see in all your faces a resemblance of my family's back home. And if you ever travel there, you will see that same thing. And I think what we've done here is open the door. Maring dito rin sa dalampasigan ng Santa Cruz, nagmuni-muni si Tomas bago siya magpasyang lisanin ang munting isla. Hindi ko maiwasang isipin na makarating ako sa Thomas Bay sa Australia, na baka kaya dito nagtanim ng bagong ugat si Tomas. Madali ritong gunitain ang pamilya at mga tanawin niyang iniwan at hindi na binalikan.
pagbalik nila sa Australia, nagtipon muli ang pamilya ni Kevin para dalawin ang puntod ng kanilang Lolo Tomas. What have you learned about yourself and maybe about your country? Because when you go anywhere, people say you're not Aboriginal, or you're not, you look more like a Filipino, or you look more like, and I say, sorry mate, but I've got Filipino, I've got Aboriginal, I've got English, and I've got Irish in me. So which one do you want me to choose, you know? And I just say, I am me, you know? I am who I am. And I'm mixed with all these countries who have influenced my growing up. Dito namin natuklasan na gumuho ang mundo ng kanilang ninuno sa huling bahagi ng kanyang buhay. Nagkasakit ng ketong ang kanyang asawa at tatlong anak. Kaya sila hiniwalay at pinatira sa isang leprosaryo sa malayong lugar. Hindi na nila nakasama muli ang padre de pamilya. Namatay si Tomas na halos nag-iisa pagkatapos magbakwit dahil sa gera. He will guide us in this journey to be able to find more and know more about your life. Hindi man nakabalik sa Marinduque si Tomas Puertoliano. Natupad ang pangarap ng kanyang mga apo. Nakilalani ng lupang tinubuan ng kanilang lolo. At magdala sa kanya ng kapiraso nito. Mula sa Australia at Marinduque, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Istanghero sa kalooban ng bayan. Damdamin ay nagising sa haplos ng kaluluwa. Nang lahing, itinangay ng agos sa Broome at Torres Strait. Namumunong agos, Pilipino'y lumitaw sa pampang at di na bumalik sa pusod ng pinagmulan. Dito na rin sila yumao. Inilibing ang kanilang kayumangli alabok. Na ngayon, kasalimuhan ng lupaing pula at karagatang bughaw.